everyone. Good morning, good morning. Welcome back to our YouTube channel. Video sa mga bago pa sa akin channel, please huwag po kalimutan mag-subscribe at notification bell para ma-update ko sa aking mga videos, and don't forget to like, share, and comment, guys. So maraming salamat po. So for this video, kakatapos lang po natin naligo kasi sobrang init po dito sa amin ngayon, guys, dito sa Agusan Mars. Wala pong kuryente. Palagi pong burnout ang lugar po namin sa ngayon. So, nandito po yung ate ko dito sa labas. Ayan, dito siya natutulog. Tapos ito yung pinapadala sa amin ni tita, na galing po sa Balikbayan Box. Mayroon po dito mga basahon. Nagbasa-basa po siya dito. Yung ate ko dito, guys, nagpapahangin. Kasi mainit po dito sa bahay namin, guys. Napasensya na sa ano ko. And then, update ko po kayo, guys. Nandito na po si Ate Eileen Caleb. Ay, parang wala pa siya dito. Parang parating pa lang. Pero ang may preparation na po doon sa bahay nila. May ano po kasi nga, magkakatay po sila ng baboy. And then, gumawa po sila ng parang bahay-bahay. So, ipapakita ko siya ngayon sa inyo. So, doon muna tayo sa labas. Doon muna tayo sa baba. Ayan. Kasi nga po, maraming salamat para sa mga nanonood sa akin nung unboxing po namin, na naging emotional po tayo kasi nga po hindi po natapos yung pag-unboxing kasi na-delete po yung video. And then, dito ngayon si Papa sa baba. Ayan. Tapos, doon po yung ano namin, meron pa kaming ginawang ano yun sa baba, oh. Ay, naabagay na kita, kaya pabutin na baba sa timayhan nga mo, reply. So, ayun, guys, ito muna po yung baba. Tapos, ayun po yung manok na dala namin galing sa Sarigaw. Ayun, yung dalawang manok. Binigay po yun sa amin doon sa Bienan. Tama ba ko? Bienan ng ate ko doon sa Sarigaw. Si Papa dito ngayon kasi init, guys, ang lugar po namin at ang kuryente po namin nandun pa rin po siya sa baba dun. At nag-reading po ngayon ng kuryente. Hindi ko alam kung ilan ang mababayaran namin kasi nga po ngayong araw na ito is tig-read. Hindi ko alam kung anong Tagalog sa reading, basta tig-ano ng kuryente. So dito sa baba, guys, ayun po yung ayan, isang lalaki at isang babae naman. So by the way, ipapakita ko muna sa inyo ang view dito sa amin at saka yung mga preparation doon sa kabila, doon sa para pagdating natin Eileen Caleb, kasi nga po mayroon silang ginagawang kubo para doon magluluto ng kakatay nilang biik, o baboy pala, hindi biik kasi malaki na siya, baboy na. So ayan pala yung mga pananim ni mama doon sa baba, o. Marami na siya mga pananim, Zay. Ayan o, yan siya pipino, saka yung iba pa dyan, marami yan, guys, at saka yung doon sa baba, o. Marami na siyang mga pananim si mama. Ano, ito po yung mga manok dito. Dito na ilagay. Narinisan na yan kanina, pero ngayon, nagtain naman yung mga manok. Ano siya, guys? Baba at saka lala. Uso pa naman ng sakit ng manok dito sa amin. Ayan siya. Ayan si papa. Tapos si mama doon sa kapitbahay. Doon. Tingnan nyo, guys, kung ano ka. Antig ang init ng araw. Tapos dito, may mga ano din dito, oh, mga hindi ko alam po ano to, mga talong siguro ito or ano pa ba yung kailangan pa siyang i-transfer doon sa baba. Ayan, ayan, pichay. Tapos ayan, kasi pag pumunta kami sa bayan, bumili po si mama ng mga seeds ng mga pananim niya. At ayun doon sa baba, oh, marami na mga pananim doon sa baba, oh. Nakita nyo ba yun doon sa baba hanggang dito? Ay, mga pananim po yun ni mama lahat dyan. Ayan, pakainit. So punta tayo ngayon sa taas kasi pa nag luluto ng isda kasi lunch ngayon. So may ginawa kami doon para maliligo at maglaba doon sa baba. So okay tayo dito sa taas kasi hindi tayo pwede makapunta doon sa kabila kasi ang init, guys. Ayan, yung ate ko nakapustig dito. Parang bihaya. Tapos dito, palayo. Makikita mo, guys, doon, oh. Ayan po yung bahay natin, Eileen Caleb, doon sa kabila. Ayan. Ayan, guys, oh. Tapos, ayan po yung sa lalim ng kawayan. Ayan, oh.
Yun po guys, ang ginawa nilang bahay ko para pagkatay ng baboy. Ayun po, may nagpapanda, may nagpanday ng bahay nila. Ang yung preparation guys, kasi parang nandun pa sila sa bayan. Siguro bukas, siguro mag-collab na kami kapag na, makarating na siya dito guys. And welcome to Agusan Mars. So, tingnan nyo guys, oh. Diba? Super init. Oh. Ganda ng halang ano ni mama. Oh. Ay, may mga seeds din si mama na tinanim dito sa... Ayan. Dito hawit lang. May mga seeds dito na tinanim ni mama. Ayan guys. Mga atsal. Daming atsal guys na pinaano ni mama. Oh. Dito itatransfer pa yan sa lupa guys. Meron din doon. Kailangan pa siyang i-transfer. Ayan. Welcome to Agusan Mars. Diba, i-zoom lang natin guys para makita niyo doon sa kabila. Yun guys. Doon sa ilalim. Diba may kawayan. Doon sa ilalim ng kawayan. Ayan. Ayan po yung ginawa nilang. Ayan. Doon. Medyo wala pang tao guys kasi parang mamayang hapon pa sila dumating sila Ate Aileen Caleb. So, yun guys. Excited na naman kayo makita sa Ate Aileen Caleb dito sa Agusan Mars. Kita nyo naman guys dito sa lugar namin ngayon. Oh. Kung gaano siya ka tig ng init ng araw pero laban pa rin kami dito sa Agusan Mars. May mga nakatalim na po ng mais doon sa kabila. Yung mga mais po iyan. Lang sa inyo siguro bukas guys mag pag makapunta sa Ate Aileen Caleb dito sa bahay namin mamayang hapon, so siguro magko-collab po kami at the same time, so hopefully mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel and huwag niyo po i-skip yung mga ads namin. Thank you so much everyone for supporting us guys. Ang update natin for today, binuksan ko nga ito guys, o pardon sa kwarto ko pumasok po yung hangin. Tapos ayun yung ate ko guys. O, yung mga pinapadala sa akin. Hi sa'yo tita from Australia. Ayun yung pinapadala niya sa amin yung mga babasan. Yung iba po ay ipang-donate na po namin sa school. Yung ate ko nagbasa-basa dyan. Kahit hindi siya marunong magbasa. Ganun talaga siya pa-char-char lang. So, ito siya. Ayun na pala dito guys. Yung ibang pang pinamigay na ni mama yun guys. Sa kapitbahay na sakit sa mukha guys, kung alam niyo lang guys, sobrang sakit sa mukha, ang init ng araw. Tapos oh, nag-change ko na naman yung kamay ko yun guys. Siguro mag ano ko, baka mamaya makarating sa Ate Aileen Caleb, bumunta ko dun sa kabila or siya ang pupunta dito sa bahay para mag-collab po kami sa vlog namin. Ayan, para naman tumaas po ang ating views. And kasi sa Ate Aileen, alam mo, sikat yun sa Ate Aileen Caleb, guys. Ayan. So, thank you so much po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Kasi yung nagla-live ako, sabi niya sa akin na magkukulab daw kami. Pag makapunta na po siya dito sa amin, tutulungan niya ako makapagkulab para tataas po ang views natin. Para sa birthday natin next month. Ayan. Sakit, alam niyo ba, hinihingal ako. Palagi akong hinihingal. Kahit ang tripod, may palagi akong hinihingal. Pero, kailangan kong mag-vlog, guys. Para sa kinabukasan natin everyday. Magulo dito sa, ano namin guys, sa kwarto. Kasi wala pa talaga kayong malalagyan ng iba namin mga gamit. Doon nga sa kabilang kwarto, doon la mama. Napanday na po nila ni papa ng... mga lagayan. Si mama lang po ang nagpapanday doon. Nagpanday-panday for temporary po lang siya. Ayan. So, ay marami na palang tao doon sa kabila guys. Doon sa bahay natin. Ay, yung kalib. Parang mga bata yung nagpanday doon guys. So, ayan. Welcome to Agusan Mars. Balik ulit tayo sa Agusan Mars kasi ilang araw na nandun ako sa Manila. Tapos, nagpunta agad ako sa Surigao kasi yung ate ko may sakit doon sa Surigao. Hindi ko nga alam kung kumusta na yun siya. Pero parang nakapo siya sa Facebook. Sinend niya sa akin yung picture. Pero nalagyan na po siya ng antiyuhos ba yung dito sa mata ba? Antipara. Yung may grado na sa antipara, ganun. Kasi nga po,
palagi din ang ano niya kasi palagi din sumasakit ang ulo niya. Ganyan tapos basta marami siyang nararamdaman yung ate ko sa, dahil nabinat siguro yan guys yung ate ko dun sa Surigao dahil yung mga anak niya palaging umiiyak yun guys, 'di ba? So hindi na nga niya pinapadidi yung isa, si Baby Sheena, kasi nagdidi pa yun, hindi na niya pinapadidi, nagilutas na guys kasi dehydrated yung ate ko dahil po sa sakit niya. At alam niyo ba guys, sabang excited ako na makapunta na sa Tile Mama dito sa bahay. Kasi sabi ni Papa, nandun pa daw sila sa bayan. Hindi ko alam, baka namili sila ng lulutuin talaga. Kasi pagdating natin Eileen Kalid, may nakapaper na kasi nababoy dito. Nakatay nila. Para sa ipapakain daw ng mga panday at saka yung iba pa. Kasi may, nakita niyo mga sa video natin na may nagpanday pa dun sa kabila. Matagal pa itong, alam niyo ba guys, matagal pa itong bahay na matapos. Kasi sobrang laki nito guys, super duper laki. Kaya matagal pa itong matapos. Ito ang bahay namin na maliit lang, hindi pa nga siya natapos. Siguro dahil marami namang ano guys, mga supporters na ti Eileen Kalid at saka mga nanonood palagi sa vlog niya, siguro madali lang yun guys, basta may pera lang talaga guys, madali naman yung bahay. Oo, so thank you so much, update ko lang kayo kapag nandito na si ate Eileen Kalid kasi maraming nagtatanong kung nandito na ba siya, maraming nagbe-message sa akin guys kung nandito na ba siya, kung nakauwi na ba siya dito. Actually nandito na siya guys pero nagpunta pa siya sa bayan namin kasi namili nga po siya ng mga lulutuin siguro or mga iba pang kakailanganin dito sa bahay nila. So nakikita niyo naman siya guys kasi mag-update naman siya at saka siguro mag-update naman ako sa inyo. At si Mylene po guys sa mga nagtatanong, hindi ko po alam kung bakit naka-off yung comment section niya. At sana panoorin niyo din yung vlog niya guys. Huwag na lang tayong mag-ano guys, magtanong-tanong, ganyan. Ay okay naman yung magtanong guys, pero huwag niyo itanong yun sa akin kasi hindi ko naman alam kung bakit off yung comment section niya. Oo, hindi ko din siya alam. Tapos kung matagal siya makapag-upload, wala din yung signal. Ako nga minsan guys, nagdidita-dita lang ako. O kaya mahal ang load palagi. Pero laban pa rin guys, diba? Kasi maraming manonood sa akin. Masaya na po ako. So, yun lang update ko guys na nag-preparation sa pagdating natin Eileen Kalid. So sana huwag nyo skip yung mga ads namin. At kung gusto nyo pa kong i-add sa mga Facebook account, yung mga Facebook account, meron pa sa comment section at sa description area. So, ayun guys, i-update ko kayo bukas kung nandito na si Ate Eileen Kalid sa bahay.